Ayan, check na naman natin yung ating mulberry na pinapabunga. Ulit, after a week mahigit, titingnan natin yung mga sanga niyang bago. Kitin natin. So, ayan po. After mahigit isang linggo, ito na naman siya. Mayroon na namang bunga. Ayan, lalabasan na naman yung bunga niya. Ayan, ang dami. Parang mas dumadami na yung bunga ngayon compare sa sinusundan natin ito na pagpapabunga. Ayan o, dumadami na yung ano, bunga. Saka napansin ko po na ano, lalong dumadami yung sanga. Ayan o, pinoproning ko to. Pinaputol ko yung mga sanga na hindi ko maabot, tapos tinanggalan ko na naman ulit ng dahon. Kahit hindi pa naubos yung mga bunga niya na dati, may mga dapat pang i-harvest. May mga hindi pa nga nahihinog. Pinuproning ko na ulit at tinatanggalan ko na ulit ng dahon. So ito yun. Ito yung mga naging resulta. After mahigit isang linggo, kulang-kulang dalawang linggo na. Oh. Ayan ko lang to naakyat mula nung pinapruning ko. So ayan, may maraming sanga na umusbong. Pinutulan ko dito yung sanga. Oh. Yan, ito pinutul ko yung sanga dito. Kasi nakakaharang siya. Tapos, ayan, may tumubo. Mas dumadami pa. Tingnan na lang natin 'to pagdating ng ano, yung mahihinog na sila, kung nag-improve ba yung quality ng bunga niya, yung size. So ayan. Sa mayroong mga puno ng mulberry na ganito. Ganito lang yung paraan papabunga. Ayan yung kadalasan kasi sinasabi nila ano, antayin muna ng dalawang linggo o mahigit. Pagkatapos niyang mamunga, tapos saka pa ipruning at tanggalan ng dahon. Pero yung ginagawa ko po, wala pang isang linggo, hindi pa nga tapos yung pagkahinog ng mga bunga o hindi pa naubos, pinupruning ko na siya ulit, tapos tinanggalan ko ng mga dahon. At ito yung result niya, maganda yung result. So di magtagal makakaano na naman tayo nito, makapag-harvest na naman tayo nito. So yan po, thank you po.